Hello, greetings at magandang gabi po sa inyong lahat. This is your Kaspacer and Space Commander, Professor Jun Cahigal from the Bedan Society of Young Astronomers and Beda University, Manila. And welcome to this online telescope viewing of our waxing gibbous moon at about 71% illumination. So today is August 17, 2021. And I have recorded this image of our moon at about 7:30 in the evening. So again, today is August 17, 2021, and you are now viewing on screen our waxing gibbous moon at about 71% illumination. And special po ngayon, aside from having clear skies tonight, we will be featuring the Copernicus crater and the Montes Apenninus mountain range. Siguro sa ating image po ngayon, makikita nyo na rin po yung Copernicus crater. So napakalaking crater na ito that is near the terminator or terminal line. So again po mga ka-spacers, pag sinabi nating terminator or terminal line, that is the imaginary line separating the lighted part of the moon from the unlighted part. So yung Copernicus crater ay nandun lang po sa terminal line na yan. Kitang-kita, napakalaking crater po ito. And to give you some info about the Copernicus crater, that crater was named after the famous astronomer Nicolaus Copernicus. Siguro kilala niyo na po si Nicolaus Copernicus. So he was responsible for the heliocentric model of the solar system, placing the sun at the center of the solar system and not the earth. Kasi diba ho, if you know your history, noon nakala nila yung mundo natin, yung earth ay nasa gitna, nasa center ng solar system. Yun tinatawag natin na geocentric model. But Nicolaus Copernicus changed all that. So he placed the sun at the center of the solar system. So yun ang tinatawag natin na heliocentric model. So that's Nicolaus Copernicus. So that crater, yung nakikita nyo po ngayon sa ating lunar image, was named after him. And also mga ka-spacers, for your information, that crater is about 93 kilometers in diameter. So piruin nyo po yun, 93 kilometers in diameter yung Copernicus crater na yan. Mas malaki pa yung crater na yan kaysa sa Las Piñas. And the depth of the Copernicus crater is about 3.8 kilometers. So ang lalim. So mamamangha kayo talaga sa laki ng Copernicus crater na yan. And near the Copernicus crater is Montes Apenninus. So itong Montes Apenninus na ito, this is a rugged mountain range on the northern part of the moon. And the mountain range, nakikita niyo po ngayon yan, this was named after the Apennine Mountains in Italy. So ayan po. So in a few minutes, we will be magnifying the image of the moon para mas makita po ninyo yung Copernicus crater and yung Montes Apenninus. Okay, so bago po tayo magpatuloy, shoutout lang po sa sumusunod. Marami pong salamat sa inyong pagtutok. So kahit gabing-gabi na po, nakasubaybay pa rin po kayo sa ating online telescope viewing. So marami pong salamat kay Mirna Ibiernas. Yan, marami pong salamat ma'am. Kung nanonood po kayo, thank you po. And sa mga tumangkilik po sa ating moon photo kanina, kina Mr. Michael Agabao and Angelica Binluwan, kasi pinost ko po yung picture nitong waxing gibbous moon sa Facebook. And shoutout din po kina Mr. Jesse James De Jesus, kay Mr. Ralph Gerald Palma,
kay Maria Cassandra Espiritu, yan officer ko to ng BSYA, also kay Adriel Agbayani and kay Mr. JM Kasipit. And shoutout po sa mga nakatutok po ngayon dito sa ating online telescope viewing. So kahit gabi na po, marami pong salamat sa inyong pagtutok. Okay, so any moment now mga ka-spacers, we will magnify the image of our moon para mas makita nyo lalo yung ganda ng Copernicus Crater and yung Montes Apenninus mountain range. Okay, get ready mga ka-spacers. Fasten your seatbelts. Let's magnify the moon. Yan. Alright. Okay po. So, yan po yung ating magnified image ng buwan. And, yan. Makikita, ginigitna ko po ngayon yung telescope. And, makikita nyo na po yung Copernicus Crater. Ayan po, napakalaking crater po niyan. Again, as I mentioned, the Copernicus Crater is 93 kilometers in diameter. Diba ho? Ang galing. Ang nakakamangha po. Malaki. Mas malaki pa ata to sa Las Piñas. And it has a depth of about 3.8 kilometers. And katabi lang po niyan is the Montes Apenninus Mountain Range. So, kitang-kita niyo po yan. So, mga bundok po yan ng buwan. That's Montes Apenninus. Okay. So, ayan po. Alright. Again, the Montes Apenninus is a rugged mountain range on the northern part of the moon. And this was named after the Apennine Mountains in Italy. Okay, and I am moving now the telescope and you will see dark patches. Yan yung mga dark patches na yan, those are lunar plains, mga patag po yan ng buwan. Ang soil po ng buwan is made of regolith. Yan, very fine siya, parang powder. And yung mga bright areas po ng buwan, those are lunar highlands and impact craters. Okay, and kitang-kita niyo po yung Sea of Tranquility. Yung mga dark patches na yan, ang tawag nila po niyan ay Maria or Seas. Kasi nung unang panahon, early sailors thought of them as bodies of water. Kaya tinawag silang Marias or Seas. Okay. Alright, so I am moving the telescope again. At bumabalik po tayo sa Copernicus Crater. Ayan, para makita nyo. Diba, ang ganda po ng Copernicus Crater. Kitang-kita pa po yung shadow niya dun sa loob. Yan, ganyan po kalaki yung Copernicus Crater na yan. It's near the terminal line. Okay, so ayan po. That's the Copernicus Crater. Yan po, kung nakita nyo po at kayo'y namangha dun sa Copernicus Crater, just type in your reactions and your comments in our comment section. Okay, and kung meron po kayong mga tanong or reactions, just type in your questions, your reactions in our comment section below. Huwag po kayong mahiya. And I would be very happy to answer all your questions. Okay, so ayan po, bumabalik po tayo sa mga dark patches. Yan, those are lunar plains. Ang tawag po dyan ay Maria or yan, lunar seas. Ang tawag po dyan ay Marias or seas, mare. Kasi again, yung unang panahon, akala ng mga early sailors that they are bodies of water. Pero ano yan, patag po yan, plain po yan, plains. Okay. Alright, so and yung mga bright areas, those are lunar highlands and impact craters. Okay, so ayan po tayo. Yan, kung kayo ay namangha sa nakita ninyo, just type in your reactions or your comments. Okay, bumabalik po tayo sa Copernicus Crater. Yan. So kung kayo ay namamangha sa Copernicus Crater, just type in your reactions in our comment section below.
Okay po, so ayan po yung ating magnified image of the moon. Ayan po. So kung may tanong kayo or reactions, just type in your comments or questions or your reactions in our comment section below. Ayan po. And we would like to hear from you. Magparamdam naman po kayo. So kahit gabing-gabi na po, magparamdam po kayo yung mga gising pa dyan. Ayan. Alright. Okay, so balik na natin yung buwan. Yan. Let's return to the moon to its normal size. Okay, so ayan po. Doon sa mga na-miss yung magnified image of the moon, i-magnify ulit natin yan in a few minutes. Okay. So again, we are viewing on screen the waxing gibbous moon, waxing gibbous. So between ano na ho tayo? Between first quarter and full moon. Ang full moon po ay sa Sunday pa actually. Okay, pero yung Sabado, kung titingnan niyo po yung halos full moon na rin po 'yan. Okay, so tonight we are viewing the waxing gibbous moon at about 71% illumination. And we are featuring for our lunar observation tonight the Copernicus crater and the Montes Apenninus mountain range. Ayan po. So, again, bago po tayo magpatuloy, again, shout out po sa mga sumusunod, sa ating mga kasuki natin dyan, mga ka-spacers out there, kina Miss Mirna Ibiernas. So, hi ma'am, magparamdam po kayo. And kina Mr. Michael Agabao, Angelica Binluan, na tumangkilik po dun sa aking moon photo na pinost ko po sa Facebook. And doon sa mga nanood po ng aking online telescope viewing, yung almost first quarter, yung may lunar X and lunar V. Marami pong salamat kina Mr. Jesse James De Jesus, kay Mr. Ralph Gerald Palma, kay Maria Cassandra Espiritu, kay Miss Adriel Agbayani, and kay Mr. JM Kasipit. So, marami pong salamat. And again po, kung nakatutok po kayo ngayon at nakasubaybay po sa ating online telescope viewing, magparamdam po kayo. Just mag-react po kayo. Write your comments, type in your comments, your reaction sa ating comment section. And also, indicate your location para alam natin po kung hanggang saan po tayo nakakaabot ngayong gabi. Okay. So, kung gising pa po kayo, eh, magparamdam po kayo. And again, we are doing this kasi po we are still in community quarantine. Hindi po tayo pwedeng mag-public telescope viewing. So, this is the best that we can do. We are doing this online telescope viewing para ma-appreciate nyo naman din po yung beauty po ng ating buwan and other heavenly bodies din sa ating night sky. So, we are introducing the night sky kahit na ganitong online setup po tayo. Kasi nga hindi pa tayo pwedeng mag-public telescope viewing dahil po sa banta ng COVID-19. Okay, so sa mga nakatutok po ngayon, maraming pong salamat and please like and share itong ating online telescope viewing para po ma-inspire naman po yung mga kabataan dyan na maging mahilig din po sila sa siyensya, lalong-lalo na po sa astronomiya, so that they would be inspired to love the sciences, especially astronomy. Okay po, so in a few minutes, we will magnify the image of the moon para makita nyo po yung Copernicus crater and yung Montes Apenninus. Okay, so ayan po. And again, kung meron po kayong mga tanong or reactions, kung kayo ay namangha dun sa nakita nyo ngayong gabi, or kung meron kayong mga comments, just type in your reactions, your comments and questions in our comment section below. Ayan po. So, shout out po sa mga officers ko ng Bedan Society of Young Astronomers. And sana gising pa po kayo. Alright. And sa mga ka-spacers natin out there, ayan po, magparamdam po kayo kahit medyo gabi na po.
Gusto ko pong malaman kung gising pa kayo at nakatutok po kayo sa ating online telescope viewing. Alright, so any moment now mga ka-spacers, we will magnify the image of the moon. And we are planning to conduct also an online telescope viewing this coming Saturday. Kasi po almost full moon itong Sabado. Okay, so kung pahintulutan tayo, if weather would permit us, sana hindi maulap, eh tutuloy po natin yan. Okay, so yun po talagang live na live, and yung mga estudyante ko sa Vedan Society of Young Astronomers ang mga host. Okay, so any moment mga ka-spacers, we will magnify the image of the moon for the second time. And again, we are featuring mga ka-spacers, the Copernicus crater and Montes Apenninus mountain range. Okay, so fasten your seatbelts mga ka-spacers, and let's magnify the image of the moon. So we are observing, you're now viewing on screen our waxing gibbous moon at about 71% illumination. So again, today is August 17, 2021. Ayan po. Okay, alright, so any moment now, we will magnify the image of the moon. Okay, so ano ngayon tayo? Waxing gibbous. So the moon is gradually increasing in size. Yung appearance medyo lumalaki. And gibbous, so we are now between first quarter and full moon. Alright, okay, so eto na po. Ayan, so sorry to keep you waiting. Ito na po tayo. We will magnify the image of the moon. Here we go, mga ka-spacers. Yan. Okay. Nice. Okay, so okay, yan. So, ito na po yung Copernicus crater. So, sinesentro na po natin. I am moving the telescope at the Copernicus crater. Okay, yan po. So nakikita nyo po ngayon yung Copernicus crater. Again, this crater was named after Nicolaus Copernicus. So siya po yung nagbigay sa atin ng idea that the sun is at the center of the solar system. So ito yung tinatawag natin na heliocentric model of the solar system. Kasi di ba ho, dati noon, ang paniniwala ng karamihan, eh yung mundo natin po ay nasa gitna. So yun ang tinatawag na geocentric model. So iniba yan ni Copernicus. So sinabi niya na hindi po yung Earth ang nasa gitna, but it's the Sun. Okay? So ayan po, yun yung tinatawag na heliocentric model. Okay, so I am now moving the telescope sa mga dark patches. Yan, so kung mapapansin nyo, may mga dark patches po sa surface ng moon. And again, those are lunar plains. Ang tawag po dyan ay Marias or Seas. Like the Sea of Tranquility, kung saan po naglanding yung Apollo 11. So baka magtataka kayo bakit tinawag na Maria or Seas, kasi nga nung unang panahon po, akala ng mga early sailors na yung mga dark patches na yan are bodies of water. So pinangalan niya Maria or Seas. Pero actually those are lunar plains, mga patag po yan ng buwan. Okay. So, ang famous dyan po yung Sea of Tranquility, saan po naglanding yung Apollo 11 astronauts. Alright, so we are now moving the telescope again. Binabalik po natin sa Copernicus crater. Ayan, so yan ang Copernicus crater. So again, ang Copernicus crater ay may diameter na 93 kilometers. Wow! Grabe, ang laki nito. Mas malaki pa ho ito sa Las Piñas, and it has a depth of 3.8 kilometers. So, yan po yung Copernicus crater.
Alright, so isn't that fascinating, mga ka-spacers? So if you're fascinated as well, I would like to hear your reactions or your comments. So type in your reactions or your comments in our comment section below. So, ayan po. Alright. Ayan, so gusto ko pong malaman kung nandyan po kayo, kung nakatutok po kayo sa akin ngayong gabi. So, type in your reactions or your comments. O mag-like po kayo. Yan, or mag-heart react po kayo. Alright. So, kung namamangha po kayo sa nakita ninyo. Alright. So, that's the Copernicus crater. Okay. And those dark patches na nakita ninyo. Okay. So, binabalik po natin. Ibabalik natin yung telescope sa Copernicus crater and yung Montes Apenninus po na malapit dun sa Copernicus crater. So, again po, mga ka-spacers, aside from the Copernicus crater, we are featuring the Montes Apenninus mountain range. Okay? So, ang Montes Apenninus, mga ka-spacers, that's a rugged mountain range on the northern part of the moon. And this was named after the Apennine Mountains in Italy. Okay? So, ayan po. So, makikita nyo po, katabi lang ng Copernicus crater is the Montes Apenninus mountain range. So, ayan na, ito na po, makikita nyo yung Copernicus crater. Ayan, di ba? Di ba kayo napafascinate dyan? And, katabi lang po niya is Montes Apenninus. Yan, kitang-kita po ninyo, yan, it's a rugged mountain range. Yan, so, kita nyo po sa ating magnified image po ng buwan. Alright. Okay, so balik na natin po yung moon sa kanyang original size. Okay po, so sana po na gustuhan nyo po yan, itong ating magnified image of the moon. Ngayon po, kung na-miss po ninyo yan, kung kabubukas lang ng inyong cellphone or inyong laptop, we will magnify the moon for the last time. Okay? So, ayan po. So, we are featuring po yung Copernicus crater kasi ang ganda po, kitang-kita talaga. It's near the terminal line or yung terminator. So, pag sinabi nating terminal line or terminator, this is the imaginary line that separates the lighted part of the moon from the unlighted part. Eh, yung Copernicus crater, nandun po siya. It's near the terminal line or terminator. And katabi lang po niya is Montes Apenninus. Okay. So, ayan po. So, iulitin po natin, i-magnify po natin for the last time po yung ating lunar image. And bago po tayo magpatuloy, again, shout out po kay Miss Mirna Ibiernas, kay Mr. Michael Agabao, Angelica Binduan, marami pong salamat. Kay Mr. Jesse James De Jesus, Ralph Gerald Palma, kay Maria Cassandra Espiritu, yan Maria, ibig sabihin yan dagat or seas. And si Miss Adriel Agbayani, yan, sana gising ka pa at nakatutok kayo sa ating online telescope viewing. And kay Mr. JM Kasipit. And shout out sa mga kasuki natin out there, mga ka-spacers. Sana hindi kayo magsawa na tumutok sa ating online telescope viewing. Ako po, hindi nga po ako nagsasawa. In fact, gusto ko nga po talaga pumunta sa buwan. Pero wala, walang chance. No chance. Okay, and hanggang dito na lang po tayo. And hindi po tayo pwedeng mag-public telescope viewing. Doon, namimiss ko na po talaga yung public telescope viewing. Pumupunta kami sa malls, sa mga parks. Dinadala po namin yung telescope namin dyan. Pero wala, hindi tayo kasi pag nag-public telescope viewing po tayo, that will trigger mass gathering. Eh, di ba bawal po yung mass gathering dahil sa banta ng Delta variant ng COVID-19. So, this is our way of bringing the telescope and bringing the night sky to you kahit online po tayo. At least sa ganitong paraan, you will appreciate the night sky. Yan yung buwan, yung mga stars, and hopefully po kung may time po ako mamaya, mag-record po ako ng aking Jupiter observation. Yan. Okay, so sana hindi maulap po mamayang madaling araw. Okay, so yan po yung konsitwasyon po natin ngayon.
Sana matapos na tong pandemya para makabalik na po tayo sa normal na ginagawa natin na public telescope viewing. Kasi yun din po ang ginagawa namin sa Bedan Society of Young Astronomers. We conduct public telescope viewing sa malls, sa SM, sa Robinson. Nagpupunta po kami ng mga park sa Luneta, sa Kartilya ng Katipunan, near City Hall. At pinayagan po kami ni Mayor Isko noon na mag-public telescope viewing nung bago mag-pandemya. Namimiss ko na nga po yan eh. So sana wag na ho tayong magpasaway, pabakuna na po kayo. And paglalabas po kayo ng bahay or kung meron kayong trabaho, always wear your face mask and face shield. Okay po. So dun sa nakamiss ng ating magnified image of the moon, we will magnify the image of the moon for the last time. Okay? So, ayan po. So, again po, tutok lang po kayo and please like and share itong ating online telescope viewing para po makarating sa mga bata, sa mga kabataan po natin so that they can be inspired to love the sciences, especially astronomy. Kasi yan po isa sa mga prime directives po namin dito sa Bedan Society of Young Astronomers. We are bringing the telescope to you, mga ka-spacers. Ayan, okay? So, yan po. We would like to promote yan itong ginagawa namin of bringing the telescope to you so that you would appreciate the night sky. Okay. So, any moment now, mga ka-spacers, i-magnify po natin yung buwan for the last time. And again, doon sa mga kabubukas lang po, we are viewing on screen the waxing gibbous moon at about 71% illumination. Okay, and we are featuring po mga ka-spacers the Copernicus crater and the Montes Apenninus mountain range. Okay. Ayan po. So, ang Copernicus crater ay was named after Nicholas Copernicus, mga ka-spacers. So, si Nicholas Copernicus, siya po yung nagbigay po sa atin ng idea that the sun is at the center of the solar system. So, yun ang tinatawag natin na heliocentric model. Kasi diba, nung unang panahon, bago kay Nicholas Copernicus, ang paniniwala nila na yung Earth ay nasa gitna ng solar system. So, yun ang tinatawag natin na geocentric model. Pero, Nicholas Copernicus proposed another idea na hindi daw yung Earth, but yung Sun ang nasa sentro ng universe, ng solar system. Eh, yung Earth ay umiikot lang daw sa Sun. Okay? So, nagalit po yung mga naniniwala sa geocentric model kay Nicholas Copernicus. And for your information also, mga ka-spacers, si Galileo, nung nakita niya yung Venus, yung Jupiter sa kanyang telescope, sinuportahan niya si Nicholas Copernicus. Okay, so get ready, mga ka-spacers. We will now magnify the image of the moon for the last time. Okay, so here we go, mga ka-spacers. Let's magnify the image of the moon. Yan po, okay. Alright, so yan po yung ating magnified image of the moon. And I am moving the telescope. Makikita po ninyo yung Copernicus crater. Alright. So ang again ang Copernicus crater po ay 93 kilometers in diameter and it has a depth of 3.8 kilometers. So malulula po kayo pag nandun kayo sa Copernicus crater, malulula po kayo sa laki ng Copernicus crater na yan. Pero yung diameter in 93 kilometers. Wow! Ang laki ng Copernicus crater na yan. Okay. Ayan po. And ayan, sana na manghapo kayo. Kung na manghapo kayo, just comment down below.
Ayan, para alam ko naman kung nandyan pa po kayo. Samahan niyo po ako, stick around. At let's appreciate the beauty of our moon tonight. Okay, so ayan po yung Copernicus crater. Okay, so I am moving now the telescope. Ayan, so makikita niyo may mga dark patches po yan. Those dark patches are lunar plains. Yung mga bright areas na nakikita niyo sa ating lunar image, those are lunar highlands and impact craters. Alright, so kung namangha po kayo, kung nagandahan po kayo sa ating lunar image, magnified lunar image tonight, just type in your reactions or your comments. And kung may mga tanong po kayo, just type in your questions in our comment section below. Okay, so yung mga dark patches na yun, those are lunar plains. Okay, so binabalik po natin ngayon yung telescope sa Copernicus crater. Yan, para makita nyo po yung Copernicus crater. And yung katabi po ng Copernicus crater is the Montes Apenninus mountain range. So yan, kitang-kita nyo po yan, yung parang yung mga bundok po yan, halos malapit po siya sa Copernicus crater. This is a rugged mountain range on the northern part of the moon, and itong mountain range na ito was named after the Apennine Mountains in Italy. So kitang-kita po, malinaw po yung ating lunar image. So kitang-kita po ninyo yung Montes Apenninus mountain range na yan. Okay? Alright, so yan, sana po na gustuhan niyo po yan. And again, inuulit-ulit ko po, we are bringing the telescope to you, mga ka-spacers, para ma-appreciate po ninyo ang ganda ng ating buwan. Alright, and yung layo po ng buwan, for your information po, lahat ng mga planeta pwedeng mag-fit po dyan between the Earth and the Moon. Ganun po kalayo po ang ating buwan. Pero nakita niyo po, pag ginamit natin po yung telescope, so parang abot kamay na natin yung buwan. Alright, and again, I am using my portable SkyCore reflecting telescope. Pag sinabi natin reflecting telescope, this telescope uses mirrors to produce the magnified image of our distant object. Okay, so I guess yan na po ang ating magnified image of the moon. So sana po nagustuhan niyo po yan. Alright. Okay, so siguro ibalik na po natin yung buwan sa kanyang original size. So sana po nagustuhan niyo po yan, mga ka-spacers, itong ating magnified image of the moon tonight. Okay, so this is the waxing gibbous moon at about 71% illumination. Okay, so ibalik na natin po yung buwan sa kanyang original size. Okay, so ayan po. Marami pong salamat sa inyong pagtutok ngayong gabi sa ating online telescope viewing. Alam ko pong gabi na po, at marami pong salamat sa inyong pagtutok sa mga gising pa. Maraming salamat po, and please like and share po itong ating online telescope viewing. Again, ginagawa po natin to because we would like to bring the telescope to you. And this is our way of inspiring, lalo na po yung mga kabataan, to love not only astronomy po, siyensya, science. Kasi kailangan po natin talaga ng mga scientist, mga doktor, mga engineer. Yan ang kailangan po natin para umunlad naman po ang ating bansa, at hindi po tayo naiiwan sa larangan ng science and technology. Okay? Ayan po, nakakalungkot nga kasi yung kung alam niyo po yung balita na medyo kulelat po tayo sa larangan ng science and technology. There is still hope sa ating mga kabataan. So please like and share po itong online telescope viewing natin para ma-inspire po ang mga kabataan. Okay, so I guess that's about it.
For tonight, marami pong salamat sa inyong pagtutok ngayong gabi sa ating online telescope viewing. At if weather will permit, we will have another online telescope viewing anytime this week, lalo na po pag tong Sabado, this coming Saturday. Yan, para makita nyo po yung almost full moon tong darating na Sabado. Alright, so maraming salamat. This is your Ka-Spacer and Space Commander, Professor Jun Cahigal, saying, live long and prosper. Alright, so always stay safe, mga Ka-Spacers, and I will see you in our next online telescope viewing if weather will permit. So maraming salamat, and always wear your face mask and face shield. So goodbye everybody, good night. Maraming pong salamat sa inyong pagtutok ngayong gabi sa ating online telescope viewing of the waxing gibbous moon at 71% illumination.